Kagabi pa raw alam ni na Taguig Representative Alan Peter Cayetano at ng bagong House Speaker na si Marinduque Representative Lord Alan Velasco na pinapatawag sila ngayong tanghali. Kailan daw alam? I-explain natin. Kailan alam? Kagabi. Okay? Kagabi. Alam nila na pinapatawag sila ni Presidente Duterte. Bakit kaya? Diba kahapon, sabi ni Spokes, galit si Pangulong Duterte. Bakit? Sa nangyari doon sa Celebrity Sports Plaza. Galit ang Pangulo. Oh, no na, hindi ako nagsabi niyan. Tagapagsalita niya. Dismayado ang Pangulong Duterte. Tagapagsalita niya nagsabi niyan, hindi ho ako. Okay, malinaw 'yan ha. Baka sabihin ninyo ako nagbeimbento. Si Spokes po ang nagsabi niyan. Tapos kagabi pa lang, alam na nitong dalawa na pinatatawag sila ni Pangulong Duterte. Panoorin pa natin. Alin ni Pangulong Duterte sa gitna ng kanilang banggaan sa pagka-speaker. Pero bago pa ang pulong, formal nang nailuklok bilang bagong speaker si Velasco na sinundan ng irrevocable resignation ni Cayetano. Kanina, sa mga litratong ipinadala ni Senador Bongo na nasa pulong rin kasama sa Executive Secretary Salvador Medaldea, makikita sina Velasco at Cayetano na kausap ang Pangulo. Kwento ni Go, unang kinausap ng Pangulo si Cayetano, pagkatapos ay si Velasco. Naka-shades pa ang Pangulo habang kausap ang dalawa. Sabi ni Go, halos wala pa raw tulog noon ang Pangulo. Sabi ni Go, para raw amang kinausap ni Go ang dalawa at pinayuhan na magkaisa bilang isang mayorya para maipasa ang budget. Sabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque, nagkasundo nga raw ang dalawa na kasama magtrabaho bilang mayorya para maipasa agad ang 2021 proposed national budget at iba pa ang prioridad na panukalang batas ng gobyerno. Sa ilang larawan, nakikita pang magkatabi sina Velasco at Cayetano habang nakatatak Duterteng kamao pose. Pagkatapos ng pulong, ipinakita pa ng Pangulo ang kanyang motor kina Velasco at Cayetano. Tapos na po ang boxing. So yes. Malacanang recognizes Congressman Velasco as the new speaker. Malacanang recognizes. Ito yung pagtapos na na-ratify. Okay? Yung botohan na naganap sa Celebrity Sport Plaza. Ibig sabihin, bakit ni-ratify? Alam nilang hindi legit yung ginawa nila sa Celebrity Sports Plaza. Kaya ni-ratify sa Congress. Ito ang sagot ngayon ng Palacio. Ano? Our consistent position has been it is the House of Representatives that will choose their leaders, and if it has been ratified, then it is Speaker Lord Alan Velasco. Ano daw ang consistent na position of PRRD? Congressman, ang bahala kung sino ang gusto nilang maging speaker. Hindi ho sa akin galing yan, ha? Galing yan kay Spokes. Okay? Consistent ang position ng ating Pangulo na ang congressman ang bahalang bumoto kung sino ang gusto nilang speaker. Sa madaling salita ho, hindi ho chosen ni Pangulong Duterte si Velasco. Ang namili ho yung mga congressman, bumaliktad. Yan ho, malinaw, consistent. Ito na ang ikalawang beses sabay na pinulong ng Pangulo sina Velasco at Cayetano dahil sa banggaan sa pagka-speaker. Bukod pa yan sa pulong na ito na napagkasunduan ng term sharing. Magkahiwalay din silang pinulong ng Pangulo nitong uminit ng husto ang banggaan at sa kanyang public address noong isang linggo kung saan pinagsabihan niya ang dalawa na ayusin ang kanilang gusot alang-alang sa 2021 national budget. Gayet ng Malacanang, hindi raw ito panghihimasok sa kalakaran ng Kamara. Kung ano man ang nangyari sa Kamara, desisyon daw nila yun. Would you call this intervention? Or would you still deny that this is intervention? Or this is a necessary intervention? This was a decision of the members of the House of Representatives. Ano daw? Sino daw? Kung ang ano? Decision of the Congress. Sabihin, congressman ang nagpumili, hindi ang Pangulong Duterte. Inulit pa uli, ha? Representatives. On a purely... Tinamay tsura ni Morong. Tinamay tsura ni Morong. Parang dudang-duda pa siya, oh. Internal matter. And the president had nothing to do with that? And the president, hindi ko po alam kasi ang sabi ko lang po, nagpatawag siya ng pagpupulong pero even before the meeting happened, nagkaroon na po ng resolution ang leadership issue. Para sa Malacanang, tapos na ang laban at inaasahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na may papasa ng Kamara ang berso nito ng budget hanggang Biyernes para masimulan na ng Senado ang sariling pagbusisi nito sa 2021 national budget. Papasalamat po kami sa lahat ng miyembro ng Kamara de Representante dahil
pinakinggan po nila yung pakiusap na ating presidente na sana isang tabi muna ang politika at isulong muna itong anti-COVID-19 budget natin para sa taong 2021. Oh, ayan na. Maraming salamat din po kay dating Speaker Alan Peter Cayetano, and congratulations and salamat din po kay Speaker Lord Alan Velasco. No? We look forward to working closely with Speaker Lord Alan Velasco because he is also a very close ally of this administration. We cannot afford a reenacted budget at this time. Ayan, ah. Okay. Ngayon, sagutin natin yung mga trolls. Oh, malinaw na dyan, ah. Malinaw. Okay? Malinaw na sinabi ni Spokes. Nirerespeto nila yung mga congressman. Consistent ang position ng ating Pangulo. Rerespetuhin ang desisyon ng mga congressman. Ang mga congressman, hindi na himasok ang Pangulo. Yun ang ano, susunan natin. Huwag kasi tayo maniwala doon sa kwento-kwento. Yan ang hirap sa atin eh. Ang hirap sa atin, kwento tayo ng ano eh. Sabi ni ganitong vlogger. Andali. Asan ba yung source? Huwag naman tayong medyo gullible. Minsan napapakagullible na tayo. At tuloy tayo minsan nasasabihan na kung ano-ano eh. Nagiging gullible tayo. O sige, o isa pa. Sinabi nito, pasagutin natin isa-isa. Move on na. Sabi nitong isa ni Gab. Sabi ko naman, kaya nga eh, this will be the last na pag-uusapan natin ito. Pero kailangan natin magkaroon ng closure. Parang mag-jowa yan. Hindi mo basta-basta pwedeng iwan yan. O i-go-ghost mo. Kaya kayo nasisita ng mga jowa ninyo eh. Kailangan may closure. Hindi basta-basta, tapos na, okay, natapos na. Hindi pwedeng ganun. Isara natin ng maayos, okay? O, pangalawa, sabi nung isa, okay? Susundin mo daw ba yung pangako, yung dare mo? Na isara yung vlog mo. Sandali. Yan ang mahirap sa inyo eh. Hindi kayo marunong makaintindi. Minsan talaga, mahina ang pagkaunawa. Medyo, sana ho minsan, mag-research, mag-ano. Kaya nga, who dare, di ba? Sinabi ko, makikipag-dare ako kay TP. Kung TP, ikaw sasarado mo yung ano mo, pag hindi nakaupo si Velasco, sasarado mo. Pag ako, nakaupo si, ano, si Velasco, ako naman na magsasara. Dare yun. Ibig sabihin, dapat magkaugnayan kaming dalawa at magkasundo kami dun sa dare. Eh, hindi naman siya kumagat dun sa challenge ko eh. Grabe, wala talagang brain. Minsan no, gagamit po ng brain, ha? Libre po ang mag-Google. Yan ang hirap sa atin eh. Basta na lang makabira, hindi ma... Ganito lang ho yan. Pag medyo mahina na ang kaisipan, huwag na makipag-argumento. Kasi mapapahiya ka lang, kawawa naman yung magulang mo. Bakit? Hindi ka binigyan ng tamang edukasyon. Minsan ho, gamit-gamit ho kayo minsan ng Google. Minsan medyo mahina. Sorry, pero mahina. Kaya nga challenge, ibig sabihin nun, kagatang kayo ng challenge, kayong dalawa. Pwede bang, challenge kita. Pero ako lang? Paano siya? Ba't di siya pumayag? Eh kung pumayag siya, di sana sarado na yung vlog ko. Eh hindi siya pumayag, wala siyang sagot. Ang tawag dyan, Brad, abilidad. Gumamit ng utak minsan. Hirap sa inyo eh. Hindi porket di ako graduate. Gumagamit ako ng brain. Kayo hindi. Pasensya na. Mahina ang mga ano, jutak ninyo. Natawa ko doon na, oo nga naman, di nga naman pumatol si Tipe. Eh, sabi ko naman sa inyo eh. Diba challenge nga yun? Ibig sabihin, dalawa kayo. O, sabi mo, pag nakaupo si Velasco, sasarado ko page ko. Pero pag nakaupo si Cayetano, pag hindi nakaupo si Velasco, sarado mo page mo. Sumagot ba si TP? Hindi. O, di walang challenge na naganap, walang deal. Scholar ng Claret School of Quezon City ito. Joke lang. Hindi ako scholar, ha?
Pasensya na pag medyo mahina ang utak. Wag mong maglagi-lagi dito, ha? Kasi medyo kawawa kayo dito sa YouTube channel ko kung mahina ang utak ninyo. Ha? Bakit? Ito. Magandang tanong to. Bakit biglang bumaligtad ang mga congressman na 4APC din kay Velasco? Alam mo naman ang mga congressman minsan. Mapangakuan lang yan. Mamaya, explain ko sa'yo kung anong ginagawa. Hindi ko sinasabi, ha? Hindi ko sinasabi. Pero minsan, ganito, tandaan natin. Si Pangulong Duterte, okay? Si Pangulong Duterte, hindi niya pinili si Velasco. Yan ang sabi ng Malacanang, ha? Hindi sa akin galing yan. Pero hindi ko sinabing yung anak eh, hindi siya pinili si Velasco. Randel Bunagan, join Manateros. So, posible, which is, baka, okay, posible na baka na-persuade ni Velasco yung ibang mga congressman by using the picture nila ni Mayor Sara Duterte. Baka! O kaya, di ba, hilig pa naman gumamit ni Velasco na salamat sa suporta ni Mayor Duterte, salamat sa kay Presidente Duterte sa suporta. Ang hilig nilang magaganyan, di ba? Nakita nyo naman yung text, di ba? Text ni Mikey Romero na nilabas mismo sa news. Text nung isa pang kongresista. Talagang nakasulat doon. According to the First Family, attend Celebrity Sports Plaza. Oh. Ito ay aking opinion lamang. Okay? Itong bagay nito, walang ano. Ang totoo, merong text yung mga congressman na lumabas sa balita yon. Text ni Mikey Romero, text ni isa pang kongresista na sinasabi nila. Okay? Lumabas sa GMA kapon. Pinakita natin yung kapon na sinasabi nila na may kautusan na daw ang First Family na sumuporta kay Velasco. Diba, sagot nga ni Mayor Inday, wala na akong control dun sa mga sasabihin ng mga congressman. Siguro, bumaligtad, kaya ganon. Ngayon, is it possible? Posible ba yung ganyang klaseng senaryo? Di ba nga, lahat siya noon, kalaban ni Duterte, nung naging presidente si Duterte, lahat napunta kay Duterte. Ngayon pa, na 91% si Pangulong Duterte, di nangatog yung mga yan pag sinabi ng mga kongresista, sabi ng First Family. Sa totoo nga lang, Kung isipin mo, pwede nga magtampo si Speaker Cayetano kasi hindi nagsasalita si Pangulong Duterte. Lagi lang niya sinasabi, ako ay wala nang pakialam sa speakership. Bahala na kayo mga kongresista. Ay kung talagang ano, kung talagang masasabi mo na ano, na talagang pwede, di ba? Sana kung bastos lang din ito si Speaker Cayetano. Ganun ba? Labanan na tayo. O, di ba? Kaya lang hindi . Hindi bastos talaga yung tao. Hindi nagtatampo. Sa katunayan, nag-sorry pa. Ayun, sabi nito, basta Mayor Duterte ang boss ko, TP Bugok. Basta ako, ito lang masasabi ko. Sir, di ba ito ang topic, Trillanets Olats kay Mocha? Yes po, kaya lang, ulitin ko uli ha, para di tayo paulit-ulit. Kahit ang magjujowa, kailangan ng closure pag maghihiwalay. Ang mga mag-asawa, kailangan ng closure. Kailangan natin isarado ito. Kaya natin pinag-uusapan ito. Ito na ang pinakalast na araw nating pag-uusapan about the speakership. Isarado natin ng maayos. Linawin lang natin yung facts na nangyari kanina. Then let's move on. Bakit magtatampo naman siya sa Pangulo? Di nga siya bastos walang... Yun na nga. Ibig ko sabihin ng pagtatampo, yung wala naman sinasabi si Presidente Duterte, di ba? Neutral siya. Pwede siya magtampo at sabihin niya, lalaban na lang ako. Sige, wrong word yung tampo. Pwede siyang lumaban na lang. Okay, sorry the term, tampo. Lumaban na lang. Pwede na akong lumaban. Bakit? Wala naman sinasabi si Presidente. Basta sabi lang ni Presidente, ayusin yung budget. Lalaban ako. O, di ba? Pwede niyang gawin yun . Kanina, pwede niyang gawin yun. Bakit wala naman sinasabi si Presidente? And yet,
hindi siya lumaban. Kaya doon mo makikita yung dignity ng tao. Hindi na nga siya lumaban, nag-sorry pa siya sa Pangulo na kung mali ang pagkaintindi niya. So, hinayaan na lang niya. Kaya nga, this situation, kaya Tano is the bigger man. Nabasa ko lang, sabi na siya. Hindi, totoo. Kaya Tano is the bigger man. Umangat siya. Inangat niya yung sarili niya na, hindi ako papatol. Isipin mo, ha? Mga kongresista, winasak yung pintuan sa Congress. Hindi. Kabastusan na nga yung ginawa nila, pumunta sa Celebrity Sports Plaza . Paano masasabi? Ni-ratify nila kanina . Ibig sabihin, alam nilang illegal yung ginawa nila kahapon. Tapos, ni-ratify nila kanina. Ibig sabihin, pag amin nyo na illegal yung ginawa nila kahapon, ano pa ginawa? Sinira yung pinto, pinakita naman sa news, di ba? Ay, mamaya pala, di ko pa pala pinapakita. Ipapakita sa news, sinira talaga yung pinto. Congressman yan, ha? Anak ng congressman namang buhay yan. Shout out Banat Bay watching from Dubai, Ninyo Leo Rico, salamat po.